Hey yo, what's up mga katrupa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga katrupa, gusto ko kayong balitaan dun sa experience ko po kahapon dun sa flight ko po from Narita, Japan to Manila, Philippines. Then, Philippine Airlines po yung sinakyan ko kahapon sa flight ko, December 12, 2021. So hindi ko po alam kung kailan ko po ma-upload to kasi ang bagal po ng internet ng Pilipinas. Sobra. Legit. Ewan ko lang, no? Baka marami lang kaming gumagamit dito sa hotel. Ang bagal niya mag-upload talaga. Yung isang vlog ko po, nag-upload siya ngayon. Kanina pa siya, 50% pa din. Ayun. So, wait lang natin yung vlog na to ng mga tropa, no? I-upload ko din siya once natapos ko na po. Gusto ko po kasing share sa inyo yung experience ko kahapon doon sa flight ko. Then yung mga requirements po na kinuha ko na sa flight ko po, yung lahat ng requirements po na ginamit ko. Okay. Una mga tropa, syempre, yung RT-PCR test natin, kailangan within 72 hours before po ng flight natin, dapat meron na po tayong result ng RT-PCR test. Then dapat po mga tropa, naka-translate po siya sa English. Kapag hindi siya naka-translate sa English, hindi po tayo pasasakayin sa airplano. Kasi mga tropa, meron po akong nakasabay kahapon na medyo ano na siya, may edad na rin siya, babae po. Problemado siya dun sa flight niya kasi nga po nung unang flight niya, kasi pangalawa na kahapon, yung unang flight po dapat niya yung RT-PCR test niya hindi po naka-translate sa English. Kaya po hindi po siya nakasakay dun sa airplano. Ngayon, kahapon po yung flight niya pangalawang beses na 'yon. Nagpa-RT-PCR test siya, mismong Narita Airport na po, sa kasabayan ko po. Okay? Ngayon mga tropa, kung gusto nyo makamura dun sa RT-PCR test, dun po sa Narita Airport, kailangan po meron po kayong reservation. Okay? Magpa-reserve na po kayo bago po kayo pumunta sa Narita Airport o bago po kayo mag-flight. Okay? Kasi ako mga tropa, kahapon ang flight ko is 1:25 PM. Yun. Tapos nakasabayan ko siya, yung si nanay nung nakasabayan ko siya. Ngayon, ang schedule namin sa RT-PCR test ng 9 AM. So yung oras po ng RT-PCR test bago po lumabas yung result, nasa kulang 3 hours, mga ganun. Parang 2 hours and 45 minutes, mga ganun po. Yun. Kaya bilisan po kami ni nanay kahapon. Talagang ano po kami, talagang sagot kung sagot kami sa mga sa One Health Pass. Yan. Yun. Kaya kailangan mga tropa, meron po kayong reservation para bago po kayo pumunta sa Narita Airport ng PCR test. Yun, kasi may PCR test dun mga tropa, no? Kailangan meron po kayong reservation na ginawa. Kasi pag wala kayong reservation na ginawa, mas mapapamahal po kayo sa bayad. Nasa 50,000 yen po ang walang reservation. O kundi po kayo nagpa-reserve po bago po kayo pumunta doon. Okay? Tapos, kapag nagpa-reserve po kayo, 30,000 yen po. Still, ano pa rin, mabigat pa rin sa bulsa, no? Sobra. Yung mga tropa, napakamahal talaga ng RT-PCR test po. Tatlong lapad talaga. Kaya, di ba, ang hirap umuwi. Okay? Tapos, mga tropa, kailangan naka-translate sa English para makasakay po kayo sa aeroplano para tuloy-tuloy po ang iyong uwi. Ngayon, after nung makuha yung negative result ng RT-PCR test ninyo, kailangan nyo pong mag-fill up dun sa One Health Pass. Okay? Kailangan nyo mag-fill up dun. Kasi pag hindi po kayo nag-fill up dun, kapag nag-check-in po kayo, hahanapin po yung One Health Pass na QR code na i-scan nila. Pag wala kayong ganun, obligado po kayo mag-fill up sa oras din ng flight ninyo. Okay? Buti ako po, medyo siyempre, medyo nakakaintindi pa ako sa mga ganyan, medyo mabilis pa tayo, di ba? Sinanay kasi, medyo natagalan siya sa pag-fill up dun sa One Health Pass niya. Yun, tinulungan na namin kahapon kasi kawawa talaga siya. Yun, doon pasalamat siya sa amin kahapon, gawa ng ginaid talaga namin. Tapos yung bagahe niya, kahit marami akong dala, talagang ako na nagdala ng iba ng gamit. Kasi nahihirapan siya maglakad, so mayroon din siyang sakit sa puso, parang ganun yata yung ako, parang high blood, ganun. Talaga din ako na i-bag niya kung saan kami pupunta kasi daming lakad. Okay? Tapos mga tropa, kapag okay na lahat, yung One Health Pass, yung RT-PCR test nyo, tapos meron pa parang isa yung
sa OWA, yung Oasis, yung sa para sa hotel niyo po. Na para may mahanda po yung hotel niyo pag-uwi o paglapag niyo sa Pilipinas, okay? Yung sa OWA naman, bale 5 days before po ng flight niyo, pwede na po kayo mag-fill up doon. Pwedeng-pwede na po kayo mag-fill up, okay? Para tagil yung camera natin na. Okay, ayos na. Tagilid kanina mga tropa, nahihirapan akong gumano, no. Yun. Next, yung sa OWA para sa hotel natin na free hotel. Kailangan 5 days before po ng flight ninyo, pwede na po kayo fill up doon. 3 days before, 2 days before, 4 days before, pwede na po. Huwag lang pong 6 days before. Para po yun sa hotel mga tropa, no? Kasi pag wala kayo nun, baka hindi po kayo makakuha po ng free hotel, ganun. Baka pag hindi po kayo kumuha, nag-fill up doon, baka kumuha po kayo ng sarili nyong hotel na may bayad. Okay? Tapos po, install nyo din po yung Trace app. Sa amin din namin nagamit. Hindi ko natandaan na ginamit namin yun. Pero for assurance, kailangan nyo rin pong i-install yun. Tsaka kailangan nyo pong mag-fill up doon para makakuha po kayo ng may QR code din yun. Okay? Yun. Yung Trace app, yung sa OWA o yung oasis.owa.com yata yun, .ph. Iyan ako dyan. Lalagay ko dyan mga tropa. Okay, sa description box, ilalagay ko doon para i-copy nyo na lang. Okay? Yung One Health Pass, Trace, One Health Pass, tsaka yung sa OWA, yun po. Tatlo na ginawa ko, alam ko. Kasi, pag sa Philippine Airlines, hindi na kailangan ng padlab. Kasi may nababasa ako sa mga comment, may mga padlab po na nakalagay doon. Hindi na po kailangan yun sa Philippine Airlines. Hindi na po namin ginawa yon. Pero sa Cebu Pacific Airlines, kailangan po. Kailangan po mag-ano ng padlab. Kasi yung kilala ko po na nag-flight po from Japan to Manila, Philippines, nag-ano pa siya ng padlab. Natagalan sila dun sa airport, sa nung check-in sila, nag-fill up pa sila ng padlab. So kami hindi na namin ginawa yon. Okay, kaya mabilis po ang aming transaction o yung mga process namin sa airport o yung sa check-in po namin. Tapos, yung sa RT-PCR test pala, sa ilong po, kung may nababasa po kayo sa comment, sa mga post, di ba, pwede daw yung saliva. Sa Cebu Pacific po yata pwede yon. Pero, magkakatalo po dun sa quarantine, kung ilang days. Alam ko, 7 days o pataas yata yung quarantine po kapag saliva, yung test po, yung saliva, yung ginamit. Okay? Unlike kapag po sa ilong, 6 days quarantine lang po. Yun po ang pagkakaiba. Yun. Kasi po yung kasama ko, mga katropa, no, sa Cebu Pacific po siya sumakay, pwede daw po na saliva. Okay? Pero yung quarantine is matagal. Unlike kapag sa ilong, is mabilis po yung, mabilis po yung quarantine. 6 days quarantine lang po. Yun. Okay. Next, ano pa ba? Sa airport naman mga katropa, no? Sa Narita Airport, basta kumpleto naman yung mga requirements mo, lalo na yung One Health Pass mo, yung RT-PCR test mo, okay naman na. Basta masagutan mo lang yun sa online, no? Yung sa pag-fill up po ng One Health Pass, okay na po yun. At syempre mga katropa, no, huwag nyo kakalimutan yung vaccination certificate. Tama ba? Yun. Yung first dose tsaka second dose, yung sticker ba yun? Basta yung binibigay sa atin after na maturok tayo, di ba? Kasi kailangan na picturean yun. Yung first dose tsaka yung second dose, kailangan picturean yun. Tapos, kapag nagsagot po tayo sa One Health Pass, kailangan po i-attach po dun. Okay? Tapos, yung vaccination certificate naman na kinukuha sa mga city hall, sa kanya-kanyang bansa na pinagtatrabahuhan, dalhin nyo din po. Kailangan din po yun. Tapos, ano pa ba? Siyempre yung RT-PCR test, kailangan din po ilagay yung dun sa kailangan din po i-attach dun sa One Health Pass. Kaya napaka-importante mga tropa na makuha ninyo yung RT-PCR test nyo bago magsagot ng One Health Pass. Kasi hindi tayo makapag-proceed kapag wala po tayong RT-PCR test.
Tsaka yung vaccine. So, after naman ng check-in, tuloy-tuloy naman na yon. Okay naman na. Mabilis naman na yon mga tropa, no? Tapos, pagsakay sa aeroplano, okay naman. Swabe din naman yon. Okay din naman. Basta okay lang lahat ng requirements mo. Magiging okay lahat. Okay? Tapos, share ko din pala. Si nanay, wala siyang hotel. Wala siyang hotel na hindi siya OFW, ha? Sa Japan siya nakatira, may asawa siyang Hapon. Wala siyang hotel na binook. Pero meron siyang nag-aabang sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. May nag-aabang sa kanya. Tapos kinuhanan siya ng hotel. Okay? Kaya sabi ko kay nanay, kapag hinanapan siya ng hotel, sabihin niya may naghihintay sa Pilipinas sa kanya at mag-a-assist sa kanya sa hotel. Yun, baka yun ang sinabi niya kasi nakita ko siya nakasakay din siya ng eroplano. Kasi nagkahiwalay kami, gawa na nauna akong tinawag para sumakay sa eroplano. Then huli siyang tinawag mga katropa kaya nagkahiwalay kami. Then nung pababa na kami ng Pilipinas o ng Manila Airport, hinahanap ko siya, hindi ko na siya makita. Kasi gusto ko talaga siyang i-guide kasi nga naawa ko sa kanya dahil yung bit-bit niya yung bagahe niya, sobrang nahirapan siya. Kaya hinahanap ko siya, hindi ko na siya makita. Yun, siguro naman okay naman siya, no? Yun, naawa kami kahapon sa kanya kasi parang na stroke yata siya, parang iba yung ano niya, iba yung the way ng pagsasalita niya, parang medyo na nanginginig ganun. Kaya yun, talagang tinulungan namin siya. Okay? Then ano pa ba? Pag sa Pilipinas sa mga tropa, after natin bumaba ng eroplano, meron tayong mga coast guard diyan para i-orient tayo about sa mga kung yung mga bawal tsaka hindi, yung mga protocols, mga ganyan. Sinasabi na yan. Then pagbaba naman sa eroplano, todo guide pa rin ang mga coast guard natin, no? Talagang andyan talaga sila, naka-assist talaga. Tapos yung ibang mga papel naman, yung mga kailangan pilapan, sa eroplano pa lang ginagawa na yan. Then pagbaba ng eroplano mga tropa, naka-assist lahat yan, ayos talaga, ayos naman. Swabe naman talaga yung pagbaba talaga sa airlines na okay talaga. Tapos, sa mga OFW na nakapag-fill up sa OWA para sa hotel, iba po yung ano niya. Paglabas ng airport, may bus po na mag-a-assist naman eh. Talaga yung mga coast guard talaga namin, saludo talaga ako. Sobrang saludo ako kasi nakaano talaga sila, susulok-sulok na ganyan, tapos tinuturo nila yung daan. Kaya hindi ka maliligaw, hindi mo isipin na maliligaw yata ako, hindi ko lang gagawin ko. Hindi niya maiisip yan kasi may madaming nag-a-assist, okay? Tapos ako, dahil nga OFW ako, paglabas ko ng airport, sabi, sir, doon po tayo sa mga OFW, doon po tayo sa paglabas, kanan po tayo, din may bus po, doon po kayo sasakay. So, yung bus is libre din. Tapos, kapag nasa bus na tayo, may mga tao na umaakyat para mag-alok ng SIM card kung gusto niyo bumili. Siyempre, 150 yun. Sing SIM card naman eh, mabibili mo siya ng 30, ganyan, di ba? 50 yung Globe, di ba? Ganyan, di ba? Sa kanila, 150. Pero siyempre, hindi ka pwede bumili sa iba, di ba? Kaya sa kanila ka bibili. Pero kung hindi ako bumili, kasi hindi ko naman kailangan, kasi may wifi naman dito sa hotel. Pero kung gusto niyo bumili ng SIM card, okay lang din naman. Nasa nyo naman yun, pera nyo naman yan, okay? Tapos, yung bus, ihatid tayo dito sa hotel. So, ang hotel po namin is Kingsford's dito sa gawing Ayala. Malapit sa Ayala Mall. Ayan, nandiyan lang yung Ayala Mall. Tanaw na tanaw ko lang siya. Tapos, maganda siya. Satisfied talaga kami. Nagpapasalamat talaga kami sa gobyerno at may free na hotel na hindi na namin kailangan magbayad pa, di ba, para sa quarantine. Yun. Okay siya. 2-bed. Tapos, may bintana dito. Tapos yung Manila Bay, kitang-kita dito. Hindi ko makita yung Dolomite ko nasaan. Yun. Tapos, maganda. Talagang satisfied talaga. Comfortable. Yan, comfortable. Yun. Salamat sa gobyerno natin. No? At meron kaming paganito. Tapos mga tropa pala, ito, 6 days quarantine tayo dito. Yung pang 5th days namin, doon pa lang yung swab test namin. Then, kinabukasan, kapag may result na, pwede na kami mag-check out. Yun. Depende sa inyo kung gusto niyo magpasundo. Pero pag hindi kayo magpapasundo sa kamag-anak ninyo, meron pong bus na maghahatid po sa inyo o sa atin. Kung taga Luzon lang po kayo at malapit lang dito, may hatid po kayo ng bus sa mismong lugar ninyo. Okay?
Tapos, kapag naman tatawid kayo ng dagat, meron pa ring bus na free talaga. Pero sa daungan lang kayo ng ano ng barko, ihatid. Pag naman sa eroplano naman gusto niyong sakyan, ihatid po kayo kung anong terminal po kayo. Kung anong saan po kayo pumunta na terminal na sakay na paliparan, no? Ihatid po kayo ng bus. Ganun po kaalaga yung ano yung gobyerno natin para sa mga OFW, no? Yun. Galing, salamat po. Ayun po yung na-experience ko kahapon sa flight ko, December 12, 2021. At RT-PCR test ko po sa ilong, hindi po sa saliva. Pwede ka magsaliba kung sa Cebu Pacific ka, kasi yung mga Cebu Pacific, yung ibang passenger, nakapag saliva lang sila. Pero ang quarantine nila is mas matagal kesa sa ilong po ang PCR test. Importante po na dapat nakatranslate po sa English yung RT-PCR test result nyo. Kasi pag hindi po rin kayo papasakayin sa eroplano. Within 72 hours dapat po makakuha na kayo. Pero pwede na mga 24 hours before ng flight nyo, makakuha na kayo ng RT-PCR test result. Para makapag-fill up po kayo sa kinagabihan, mag-fill up na po kayo dun sa One Health Pass para pagpunta nyo sa airport, okay na po. Mag-check-in na lang po kayo. Ang sa akin po kasi, pumunta muna ako sa airport. Kasi po mga tropa ko, hindi ako pwedeng magpa RT-PCR test po dun sa area ko sa Gunmakin kasi nga po may trabaho ako. Sayang din po kasi yon kasi ang mahal po ng RT-PCR test. Kailangan kong kumayod para pambayad po dun sa RT-PCR test. So ang ginawa po ng asawa ng ihipag ko, ginawa niya akong reservation doon. Nireserve niya po ako dun sa Narita Airport para sa RT-PCR test. Ayun mga tropa, no? Sana mga tropa nakatulong tong ano ko, nakatulong tong vlog ko na to. At God bless po sa inyo sa lahat ng uwi po from Japan to Manila, Philippines. God bless po sa inyo. Yun. Philippine Airlines po ang ginamit ko, sinakyan ko. Ayun. God bless po sa inyo at advance Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye!